Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So dito ako ngayon sa Ponte Verde sa may Sto.Tomas Batangas para ipakita ulit sa inyo ang isa sa mga ready for occupancy na ino-offer nila dito sa project na to. So ngayon po nasa harapan natin. By the way, ako pala si Chad de Carport, isa po ko real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for Model A single detached. Okay. So kung napapansin po ninyo, kamukha po siya nung pinicture ko ng ready for occupancy din dito sa Ponte Verde, yung Model A3. Pero ito kasi si Model A lang po, ano? So, ang pinagkaiba niya, mas malaki po siya compared doon sa Model A3. Okay, and itong ready for occupancy nila, ay ang lot area po ay nasa 190 square meter with a floor area of 154. 4 bedrooms, 3 toilet and bath with a carport and balcony. So, ayan po. So, complete turnover na po ito, kaya po itong ipapakita ko sa inyo, ito na po ita-turnover sa inyo, no? So, sa harapan, meron pa kayong malawak na space for garden, meron kang carport, and balcony. So, sa carport niya, mahaba naman po ito. So, I think kasha kahit mga van or pick-up, sa balcony din po, malaki din po yan. Papakita ko po yun ngayon sa inyo. So, medyo malawak ang lote nito, 190. So, dito sa side na to, meron pa po kayong 2 meter na setback. Tulad nyan. Ito na talaga yung 2 meter. And then, dito sa likod, medyo malawak pa po ito, no? So, usually 2 meters lang. Pero, itong bahay na to, wait lang, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki. So, ito naman yung kanyang pintuan from kitchen, palabas dito sa service area mo or dirty kitchen mo. So, yung kanyang setback sa likod, kung papansin nyo hanggang dito pa siya. So, part na to. Okay. May padir doon, dito sa part na to. Dito sa likod, 2 meters lang itong kabilang bahay. Pero dito, ayan, I think mga more than 4 meters pa po ang setback na yan, ano? Pero dito sa side, 2 meters pa lang din po. 2 meters lang din pala. Okay, and then may mga sliding window dito sa palibot ng bahay. Kasi nga po, single detached, kaya lahat ng part ng bahay o side ng bahay may mga bintana po. So, punta naman tayo sa main door. So, dito sa main door pala, o sa harapan ng bahay, may mga plant box ka pa. Okay. By the way, kung interested pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede nyo kontakin sa aking Facebook page na Open House by Chad Ricafort. And then dito naman yung kanilang steel door na mabigat at gustong-gusto ko tong steel door nila. Maganda rin yung mga doorknob na ginamit. Okay. So sa lapad po ng kanilang steel ng main door, 90 centimeter yan. And then ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo mas malawak siya. Hindi lang pala medyo, no? Sobrang lawak niya compared dun sa Model A3. So ito, pansin nyo, ito po ay living area lang. And then yung ceiling niya may mga design na rin po na katulad niyan. Naka-tiles na rin po siya ng granite, 60 by 60 ang lapad. Okay, and then possible dito mo ilalagay yung TV mo. And then dito po sa part na to, yung dining area mo. Dining area pa lang to, no? And then dito po yung iyong kitchen area na malawak din. Nasaan nyo po? Okay, natural granite countertop. Buo po ito at naputol hanggang dito. And then ito po, dinuksong nila dito po. Yan, buo din ito. May mga cabinet na rin. Tulad yan. Mga duco finish yung kanilang cabinet. May mga pin lights din ng bahay sa loob. Yan. And then, ito naman yung first bedroom dito sa ground floor. Okay. And then may dalawang bintana. So medyo maliit lang itong kwarto nito sa baba. Pero yung ibang kwarto sa taas, medyo mas malalaki naman po. Okay. May dalawang bintana.
At yung ceiling niya, halos hindi na nga po nilagyan ng casemate. Ayan, pininturahan na lang po nila. Yung mga pintuan, flush door na may mga design, katulad niyan. At yung toilet and bath dito sa ground floor. So, magaganda rin yung mga materials na ginamit. One piece yung toilet at saka itong lavatory na maganda rin. Yung tiles ng mga CR nila, toilet and bath nila, half lang po na katulad niyan. Tapos ito yung kanilang mga sample na shower knob. Okay, shower head. So, pare-parehas na naman po ang materials na ginamit. So, next po. So, may space ka pa pala dito sa ilalim ng hagdan for storage. So, next, akyat naman tayo sa second floor. So, yung hagdan niya, buhos po or bato. And then, naka-tiles po siya. May mga, yung handrails niya, tubular na 2x2. Okay, so, akyat tayo. So, parehas lang din naman. Meron din siyang corner windows dito na nagbibigay ng natural lightings at saka ventilation kapag binuksan mo itong mga bintana na itong dalawa at saka itong part na ito. So pagbaba mo dito nakagaon ka, bababa, nakakita-kita ka ng kapitbahay mo na napakaganda ng suot mo. And then ito naman yung dalawang kwarto muna. So pag akyat mo pala, naka-tiles na rin siya na 60x60. I think ceramic po ito. Tapos ito yung dalawang kwarto pa. So yung position nitong isang kwarto, yung pintuan niya, medyo naka-diagonal siya dito para magkaroon ng space papunta talaga dito. Okay. So medyo malaki naman yung mga kwarto tulad ng nabanggit ko kanina. Kung mga double size bed, okay naman. Kasyang-kasya. So, sa palagay ko na, hopefully hindi magka-problema. Kasi, kung inalagay mo yung bed headboard mo dito, siguro kung single size bed, okay lang din. Mas advisable. Tapos, dito na yung built-in cabinet mo. So, lahat ng mga kwarto nila, may mga butas na rin for aircon, sa tulad yan. Okay, at saka may mga outlet na din po. No? So, may mga pin lights din yung bawat kwarto. So, next, yung common toilet and bath dito sa dalawang kwarto. Okay, so same lang naman yung materials at halos kasing laki lang din naman po yung toilet and bath sa baba. And then ito naman yung second bedroom. Medyo mas malaki ito ng dihamak dito sa pangalawang, sa unang kwarto. Okay, and then ayan. Pero isa lang yung bintana niya. Yun ang pinakaiba. Tingin ko pwede na naman dapat nilagyan na rin nila ng bintana ito. Kasi ang likod nito ay wala naman po, na padel na lang din naman. And then, dito pala, sorry. Ito, master bedroom. Master bedroom. So, yan. Mas malawak to, syempre. Kahit maglagay ka ng king size bed, dito yung headboard, malaki pa din, maluwag. May space ka doon for built-in cabinet. At saka dito, sa part nito, pwede ka rin maglagay ng table dyan. Or study table or office table. Diba? And then may sarili pong toilet and bath. Itong master bedroom. Narinig niyo po ba? Nag-i-echo yung boses ko. Ayan. And then sa master bedroom, siya lang po ang merong access sa balcony. Okay.
So mukhang maganda yung waterproofing na ginawa nila dito. Talagang nagkaroon ng konting ano dito, parang naipon yung tubig pero konti lang naman. So ayan. Okay, malawak na balcony yun. Pero siguro tulad ng suggestion ko lagi, maglaki ka na lang na hagdan dito sa gilid para pag-aakit dito sa balcony, hindi na dadaan sa master bedroom. Okay, so yun lang po. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please pakishare, pakilike at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. Pagdating pala sa COMPUTATION, check nyo na lang po yung description para makita nyo yung price at saka syempre yung contact details ko. So nag-iwan na rin po ako doon. Pagdating naman sa amenity, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool dito sa Ponte Verde. At isa sa mga advantage ng Ponte Verde, along highway lang siya at napakalapit po sa South Luzon Expressway, Sto.Tomas Exit. Okay? At napakaliwanas, meron kang magandang view ng Mount Makiling. So, yun lang po. Kung gusto niyo pong mag-reserve sa mga property na ina-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal na pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming maraming salamat po.